Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kadamalaysia, in 1993. Toke, talagang napakaganda ng presentation at lahat siguro ay naintindihan no, ng ating viewers for today. So nakakagulat talaga na. Ayan, may nakita ako, Doc. Okay. Aha. Technical? Ito, 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 yan. From Belinda Pangilinan. Ay, ayan po. Cathy Lels, sa mga binanggit nyo po na supplements, ilan po ang dapat inumin ko ang BP ay aabot ng 160? Kung capsule po ang kung capsule po ng Spiro, ilan din po? Ha, okay. So high blood, sabi ko nga, no, sa high blood ang kailangan mo ay Rosel. Okay? Studies have shown by the American Heart Association that hibiscus abdarifa or sa atin ay DXN Rosel, alam natin. Yan po ay nagko-control ng blood pressure. Katumbas ng Catapress na iniinom natin o lisinopril, no? Okay. So, pag 160, 140 to 160, pataas, kailangan mo ng 3 hanggang 4 na tabletas, no? 3 to 4 tablets a day ng Rosel tablet. Kapag Rosel juice ang ginamit mo, dapat at 15 ml o isang kutsara, oh, isang kutsara 'yan. 3 times a day, umaga, tanghali at gabi. No? Hanggang na makontrol o bumaba ang iyong blood pressure. Sa mga kung may problema, maisingit ko lang kung ang problema ay blood pressure lang talaga, hindi pa stroke, ano? Magandang ipagsabay mo Foria S at Rosel. Okay? Foria S at Rosel. So, 1 capsule Foria S 2 times a day at Rosel, 3 to 4 tablets of Rosel every day para makontrol ang iyong high blood. Yan. Yan ang pinakamaganda. Aspirulina po ay energy yan eh. Energy para sa brain. Pag nagkaroon na ng stroke, mahalaga yung spirulina kasi para kabawi ang brain cells. Ayun. So, thank you. No, mga nasagot naman po ni Doc yung katanungan. So, syempre, yun nga, no, kung nagte-take down notes po tayo, yung syempre, yung spirulina natin, eh, kapag nagka-stroke, eh, nag-i-improve, ini-improve niya po yung ating brain cells, no? Ni-improve niya po, isa po yung nag-i-improve sa atin. So, ayan po, another po, Doc, si Sir George. Doc, halimbawa kung di makakaya lahat mabili ang 5 supplements, pwede ba ay RGGL, spirulina, trusel lang? Pwede ba wala ng lion's mane? Hindi eh. Kasi sabi ko nga, ang lion's mane, meron niyang nagsusupply ng nerve growth factors. Ang nerve growth factors, yan ang pagkain ng brain cells. Yan ang nutrition ng brain cells. No? Maliban sa stroke, ang nerve growth factors ay mas sa Alzheimer, na mag-develop ng Alzheimer sa tao. Oh. Kaya kailangan pa rin ang lion's mane, lalo na sa mga taong hindi gusto magkaroon ng stroke. Products, then better be serious about it. If you want to really become healthy, especially ito, gusto mong umiwas sa stroke, then be serious about it. Walang negotiations dito. Hindi ka na mag-negotiate na pwede bang ganito lang
lang, pwede bang ganito lang? Hindi pwede. You have to take it. Kaya nga, 5 supplements nakalagay. 5 supplements that you need so that you can avoid. Sir George, no? So kailangan na 5, no, yung supplements natin. Ayan. So meron pa po ba technical? Ayan, from Maribel Baya. Doc, paano po ang pag-inom ng mga food supplements na nabanggit para ma-prevent ang stroke? Pwede po ba pagsabay-sabayin yung 5 na food supplements? Po makikita nyo sa aking harapan yung ating mga DXN food supplements, no, talagang makakatulong, no, para makaiwas sa stroke. Ayan. So bumalik ba technical ang ating guest na si Doc? Ayan. Po yung kaninang tanong, kung pwede daw po bang pagsabay-sabayin yung 5 supplements. Dapat sabay-sabay. Ayan po. So dapat po sabay-sabay yung pag-take ng ating 5 supplements, ang ating RG, GL, Spirulina, Rosel, and ang ating Lion's Mane. Ayan. So last, baka meron pa tayong katanungan, kahit last na lang po. Meron pa ba technical? Ayan, mukhang wala na yatang makuha si technical. Bago po namin kayo, Doc, pakawalan, baka meron po kayong gustong sabihin sa ating mga viewers. Okay. Last words, no? Please, ang DXN products natin ay for prevention. Okay? So, kung maaari, huwag po nating isipin na saka na natin iisipin ang pag-take ng DXN products kapag may nangyari na sa ating katawan. Kasi hindi mo alam, baka huli na yon. And if it is too late, mahirap na. Therefore, DXN supplements are provided for us para makaiwas tayo sa sakit sa puso, sakit sa stroke, at iba-iba pang mga sakit. Minsan, nakakapanghinayang na ang iba ay pupunta sa atin, katulad may pasyente kagabi na pumunta sa akin, sabi ay kalat na yung TB niya hanggang buto, no? Hanggang yung TB o tuberculosis ay abot hanggang buto na. Eh ang hirap na po noon, no? Kasi 3 years na siyang nililigawan ng isang DXN member. Ang kanyang sagot ay sakana. So kahapon, nag-decide siya na gusto niya mag-DXN. Ang problema, kalat na ang kanyang TB sa buong katawan. At kung makikita mo, talagang butas-butas na yung katawan niya at baga niya. Na kahit mag-DXN pa tayo ng megadose, ay mukhang hindi nakakayanin. So please take it as a lesson that if you want to stay healthy, yun ang point doon eh, staying healthy. Staying healthy is not waiting to get sick before you want to become healthy. It is not becoming sick. Okay? Hindi tama yung ugali natin na hihintayin natin na magkasakit tayo tsaka tayo magdi-DXN. Mali po yun. Dapat, kung gusto natin na hindi magkasakit, dapat ngayon pa lang ay magdi-DXN na tayo. Kaninang umaga, meron din akong pasyente kanina sa kabangkalan na nag-start na siya ng DXN dahil nagkaroon na siya ng bato, no? Bato sa gallstone, sa gallbladder. Ang kanyang kapatid diyan sa Maynila ay DXN member. Tinatawa-tawanan niya lang, hindi din siya nag-DXN. Ngayon, na malaki na ang bato sa kanyang gallbladder, at mahirap na, palagi niyang sumasakit, tsaka lang siya nakaisip na gusto niyang mag-DXN. Ay sabi ko, hindi sa ganung kalaki na bato,
na nasa gallbladder niya, hindi na matutunaw ng DXN yon. Kailangan nang tanggalin ang gallbladder. Yun ang mahirap. Pag hinintay natin na malala na ang ating sakit, tsaka tayo nag-DXN, maaaring huli na ang lahat. So please, maaari lang, may advice. Start now. Start now when you are not sick. Simulan mo na ngayon na wala ka pang sakit. Huwag mong hintayin na magkaroon ka na ng sakit at may tanning na yung buhay mo, tsaka ka mag-DXN. Kasi baka huli na yan para sa iyo lahat. Lahat. Okay? Ay, maraming salamat, Doc Kagbay, no, sa isang napakagandang presentation and message para sa lahat po. So, nakakabitin man, pero talaga, ganun talaga. So, maraming salamat po, Doc Janvi Kagbay. Thank you po. Thank you din. Thank you. Ayan. So, mga partners, no, marami na naman tayong natutunan sa araw na ito, no. So, talagang isang napakagandang presentation ng binigay sa atin, no, ang panibagong kaalaman na naman about sa stroke na yan. So talagang sa panahon, lalo na sa panahon ngayon, no, na magsa-summer na, no, so meron dyan nagkakaroon ng heat stroke, ganyan. So much better na ngayon pa lang talaga, eh, nape-prevent na natin yung ganitong sitwasyon, no, yung ganitong stroke, no. So ayan po ang ating DXN products na talagang makakatulong, no, to prevent, no, from stroke. So ayan, Ma'am Leonida Santos, thank you. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng nag-tune in at talagang lahat nakinig, no. Maraming salamat po. And suportahan niyo po ang ating mga susunod na activity live and also ang ating pong mga exclusive training. Ayan. So maraming salamat. And my name is June Antonio, ang Air Sales Coordinator po ng Visayas, ang nagsasabing good morning DXN. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us. DXN, one world, one market.